Dire Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Pick. Dire Team Pick. Tiny! Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Pick. Treant Protector. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Pick. Grimstroke. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Ban. Lena.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. We're back, mga sir. Good afternoon, everyone. Wala pa. Ah, wala ho. Wala pa. Yun na. Hindi, wala pa, di ba? 10 seconds remaining. Mukhang malayang... Wala kasi ng gugulo eh. Malayang iniisip ni Pillage niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Teka lang, mamaya na. Sagutin natin yan. Again, guys, welcome. And good afternoon sa inyong lahat. Yan. And welcome to Kuya Nick's page. Okay? And again, this is the coverage of Lupon Invitationals. And our match today will be between Miraculum Gaming and Steelwolves Justice, right? And kami yung mga magiging shoutcaster for this game. My name is Noreen. I am Shaula. Ay, ano yung tanong mo? Yung iniisip ko. Oh, ano ba iniisip mo? Mukhang malalim ang iniisip mo this past few days. Kasi, tumingin ako din sa sale. Oo, oh, yun. Wala akong makita. Kanina pa ako nagbabrowse. Oo, ako nakabili na ako eh. Ano nabili mo? Ano? Yung totoo yung sabi ko, Shaula. Kasi, AUX, tsaka ano? Yung Wind maskara na Belichow, Belichow, Belichow. Yun lang. Wala kasi akong makita. May Casa de Papel. Yung unang-unang bumalandra sa akin, malaking Head and Shoulders na shampoo. Aning ko yun, di ba? Nag-shampoo ko, pero... Hindi, sabi ko sa kaya na kanina, napakamot nga ako ng ulo. Sabi ko, ano kayong mapapakinabangan ko dito? Wala akong makita ng ano eh. Daming sale din. Kayo ang swerte nyo, yung mga nakakita kayo nung gusto nyo na ano doon eh. Ako hindi ako makadali ng, alam mo yun, yung parang worth it bilhin. Pero yun nga, good afternoon sa inyo. Ayan, sa lahat ng nandyan. So, yun ba, viewers natin? Ayan, 200 viewers natin. Yan. Good afternoon sa inyo. Ayan na nga, Miraculum. Nag-pick dito ng Tiny Lina and Winter Wyver. Sa mga Steelwolves, Trend Protector, Grimstroke, at saka Faceless Void. Doon nga pala, kakaano lang ng patch. No? Kailan mo na patch? Parang nung Biyernes ata. Tsaka kakabalik lang din namin. Galing kami sa team building! Pero yun, napag-pick dito ng Steelwolves ng Faceless Void, nag-pick naman yung Miraculum na Winter Wyver. Parang nga din na pang-counter. Para sa Void, isa din na maganda. Nga, biglang lumilito yung mga ano ah. Venomancer. Mga ganitong hero ah. Venomancer, tsaka Faceless Void, no? Pero may sagot agad, Naga Siren. Meron ako, para sa kanila Naga Siren, no? Pero Venomancer, maganda rin naman siya para kay Tiny. Kay Tiny. Kung sila magkakatapat, mas maharas sa si Tiny. Pero more or less, iiwas ng Miraculum yun. 5,
four. Ano tong Venomancer? Tingin mo mid na to or? Pwede mid. Pwedeng mid, wait. Oo. Pero kasi kung nag-mid siya, gagawin dito ng Miraculum, i-mid lina nila. Pwede rin naman lina support or tiny yung core. Then sa Steel Wolves, kulang na lang sila na pan-lockdown. Kasi, pabibitin sila dyan kung overgrowth lang yung aasahan at saka yung Chronos. Yung Chrono, no? Kasi halos wala silang disable dito. Tama, yun nga lang. Though meron silang mga DPS, no? Yan, tulad nung poison ni, ano, ni Venomancer. Pwede sila kumuha dyan ng, I mean, pang tank. Kasi kailangan nila, pwede sila mag-centaur. Pang bosset lang, pang intro kung sino yung papasok. Kasi, tsaka pangit naman kung gagawin mong offline yung Venomancer. Masyadong malambot na, yes. Tsaka, ewan ko, parang hindi kayang mag-sustain nung pansarili niya dun kung magta-trialin or ano. Miraculum din, kulang sila ng pang-front na hero, centaur or Tidehunter, pwede rin para pang... May Weasel back pa ba? Pang tanggal ang momentum dito ng Faces Boys, pati ng combo ng Steel Pansin, ito nagtataka lang ako, no? Well, ang laki ng nerf ni, ano, no? Ni Tuntutun na dalawang... To, Enchantress and Alchem. Pero masakit pa din kasi. Kahit sabihin mong ano, eh, no? Pwede mo pa rin siya kasi gamitin, eh. Or, I mean, pwede mo pa rin abusuhin. Tsaka dalawang bosset din yung sarinig. Tsaka kahit na maiwan mo kasi Alchem, mas makaka-perm pa rin. Ayun din. Last pick dito ng Miraculum, which is Kerry na to, Naga-Siren. Kerry yun. Pwede sila kumuha ng isa pang offlane or tiny position 3 rin three, dito. No. Kasi pero yung, maganda. Yung Lina pwede rin mag-4, pwedeng mag-ano yun. No? Pero tingin ko Lina mid na to, tas tiny post 4 para pagdating sa mid game, sa mid lane, kaya nila pumatay agad pag nag-rotate Dying agad dito yung tiny. Timbers. Yeah, sabi mo lang, kailangan wala na medyo... Wala silang pampatay. Tanky na hirin. O, yun pa, wala silang burst eh, no? Wala silang pampatay sa Sarap Timbers. Sarap ng buhay ng Timbers yun mamaya. Pero kung katapatan ng Venomancer, mapapahirapan. Pero, more or less, hindi nila ganun, hindi nila mapapatay ng mabilisan pag kumunat dito si Timbers. Hindi na rin kasi masyadong uso yung Faceless Void na offlane eh, no? Di ba dati kasi... 5 seconds. Nag-transition yan na magandang yung offlane eh. Kasi ang laki ng buhay nung... Tingin ko, ano eh. Pwede sila mag-Beno mid or Beno offlane. Let's shrug. Mid. No? Offlane na ano, Beno man. Pero kukulangan sila dyan. Kasi kung sakali magkaroon ng teamfight dyan, kailangan na isang makulat na mag-in dito. Kasi kaya siya i-burst dito na Miraculum, may line eh. So, ayan na nga. Kompleto na ang ating lineup. Again, guys, best of two lang to. Pero marami tayong laro ngayon. No? In laro natin, apat. No? Mas apat ang laro natin. And if ever magkaroon nga ng mga tiebreak or tie, kakaroon din tayo ng tiebreaker later in the day. So, yes. Unang laban para sa tanghali. Bakbakan agad. Miraculum Hero. So, bayan nyo na rin ang tanghalian, siya, guys. No? Sino siya, no? Is it me or naglalag? Refresh lang. Refresh lang, sir. Baka sa internet na internet niyan siya. Hindi naman sila naglalag. Mukhang okay naman. Yun, salamat din sa mga nag-share, guys. Ha? Yan, ha? 190 viewers natin. Nice yan. Timbers. Tuloy-tuloy lang. Faceless boy. Oo. Kaya mo yan, Boss oh, P. Sige, may problema. May nagaroon ng boss lang bahagi. Pero... Pakilala naman natin. Pero pwede mo si sabihin si Eric, siya mag-obs. Ang nangyari dito, ba't lumabas? Sige, dito na nga lang. Okay, so simulan ko muna sa side ng Miraculum. Finesse will be playing Naga Siren. Sinto si Insan. Yan. Will be playing Lina. Luciano will be playing Timberso, Hero for his Tiny, and EWQ for his Winter Wyvern. Sign naman ng Steel Wolves, J Momo para sa kanyang Grimmsroke, J Nay para sa kanyang Venomancer, Zeke Leshrock, NN, Faces Void, Shuki. Sukinandi. Sukinandi. Sukinanda. Yun, Sukinanda para sa kanyang Trent Protector. Ba, nakita ko itong huli yung Sukinanda, yung nag-5 to, no? So...
Kala ko yung Grimstalk ba yung magpa-5 and then magkukwatra yung Trent. Magano? Trent na 5, tapos Grimstalk para mas mabilis siya na makapag-item and mas mabilis niya mabuild yung Bessel. Kung siya yung mag-early Bessel, pwede rin naman yung Beno para mas mabilis yung pagpatay nila sa Timberso. Mm-hmm. Teka lang, tingnan ko lang yung ano. Asan yung scoreboard nito? Ah, ito. Dapat ito yan. Yan yung shoutout kay Boston. Nag-team building po kami. Kakadating lang namin. Uy! Ang sakit mo nga sa katawan. Di, kamusta yung katawan mo, Boss P? Sakto lang naman. Sakto. Nabatak lang. Sakto mga binti ko eh. Kasi ano tayo eh. Wala tayong stretching. Tapos tagtakuan agad tayo. Yun nga. Yun din yung naisip ko eh. Yung... Kailangan may mga ganyan-ganyan na stretch. Doon sa ano, yung gapangan. Oh, nagkasugat-sugat pa nga kami doon. Oh. Pero sana, worth it yung pinagkasugat-sugatan namin. Ako, kailang kahit natalo ako, hindi naman ako nasugatan. Oo nga. Lahat ng ka-team ko nasugatan eh. Barak yung mga tuhod eh. Sila RJ, sila Timo, wasak yung mga tuhod nila. Ako din eh, no? Bahagya. Competitive na mga ano kayo. Meron kasing billionaire's mind dun sa akin. Iniisip ko sa'yo, wala na naman ako i-team. Okay lang. Wala na naman akong i-team. Kaya okay lang ang nagbabad. Yan nga yung naisip ko. Medyo masakit lang yung hita nung matanda. Pero ayos lang. Oo, ano naman? Kasi pagkatapos natin pagkatapos namin mag tumakbo-takbo, nagbasa naman kami, rekta agad. Yung swimming o yung... Yung slide. Ah, okay, slide. Iba nabasa tayo doon. Wala akong balak doon eh. Nung si Kuya Nick, nung sabi ni Kuya Nick, di ba? Yes. Nung nagtuturo na si Kuya Nick. Ah. Ano yun? Tapos? Nung nagtuturo siya, ang daming humihindi. Nung ako yung biglang ano, nung tinuro, ikaw, Village. Sabi, no choice. Sige. Slide lang naman eh. Hindi mo makakasakit yan eh. Kaya sige, game na agad. Natawa ako doon sa may mudslide. Si Sean, dalawa kami. Apat kami, si Sean, si Dayan, si, Nara. Sinubukan niyo ko ba yun? Oo. Si Casey, di na nagano kasi hindi dumudulas yung pants niya. Di tatlo kami. Nung unang try namin, hindi kami dumulas kasi apat kami. Tapos plus yung pants si Casey hindi dumulas. Yung pangalang try namin, nauna si Sean mag-slide. Dure-durecho ang sa putik. Tawa ko ng tao eh. Wala magkatapos nung sa akin, nung doon sa slide, ano lang. Ayun, nung nagbasa lang, kala ko kasi mababaw yung ano, medyo malalimlim pa ako, maliit lang ako. Yung pagdating dun sa dulo, di ba? Nabasa yung buong katawan ko eh. Sabi ko, ililigo ko na to. Sana may video. Meron naman ah. Yung tumatakbo si Kuya Nick, nag-alanara to, di ba? Baba. Wala na naman. Ayos lang, basta masakit ang katawan. Oo, pero shoutout mo na dyan kay Ana, oh. Banana. Banana. Kay Boss Carl Austin Osera. Grabe ka naman dyan, Boss Carl. Tama pa, shoutout ka nga dyan. Butchong. Grabe nga yung t-shirt natin doon, no? Yung Mau, may kasunod na Ana. Yun lang. Sinep mo lang. Wala na. Nagamit na pala lahat ka. Grabe yung one year namin na t-shirt. Sa akin, Shola. Karuktong hehe. Pero yung kay Mau, karuktong ano. Na, grabe naman yun. Hindi ikaw ang nag-design nun, ha? Hindi rin ako. Kumbaga kung ako yun, dapat sasadyain ko. Pero tingin ko sino kaya yung graphic artist natin. Yun yung nag-design yun. Pa. Sa tingin ko yung graphic artist. Yun na lang siguro yung si ni Ana. Oo. No? Wala ko. Yung graphic artist si Mau, ha? Madam. Ayos lang yan. Ano, bawal ka na naman tumawa. Ang tagal ng pause nila. Oo nga. Hello, ano kayang, bakit nagkaroon ng pause? Teka lang po. Ayan, nagkaroon ng technical issues. Guys, nakikibasa lang ako ha. Teka lang po. Pero ayan ha. Yun lang. Civil War Season 3. Ayan, saktong-sakto yan. Teka, nakikibasa rin kasi ako doon sa chat. Season War tuloy. Civil War, Season 3. Yan, guys. Malapit na yan. Abang-abang lang tayo dyan. Kaya make sure na, ano, naka-follow kayo sa mga pages natin. Yan, Kuya Nick, Focus Power Gaming. Para, ano kayo, updated kayo. Medyo matagal yung post nila. Okay, nakikibasa na nga lang ako, ano. Ilang minutes to? Absin na po.
Ay, sige, sa may mga ano dyan, huwag kayong magalala pag ako nagbalik ng stream. Mga nanalo natin dyan. 1 month na pala. Matitrade ko na sa inyo. Yan, si Christian Sobredo. 2 years, oh. Pa-shoutout niya, solid. Yun, oh. Christian Sobredo, shoutout sa'yo, sir! Wala pong kok. Bababa. Napakagaling. Oo, oh, si Aaron yan. Sapakin ko yan. Gusto mo na sapak, Aaron! Ayun na. Nagkasingilan pa nga dito, no? Mm-mm. Tinakbuhan ko na si Aaron. Share ko lang. Hindi mo na ako makikita, Aaron. Yung mamimigay, yun ang malapit doon, yung mamimigay pa yung nanakbo. Hindi yung, grabe ka nga doon, siya wala. Ay, napakilala na naman natin eh. No? Yes. Pero Grimstroke, yeah. Sisecure lang muna nila yung dalawang boundaries dito sa baba. Hmm. Masakit din to ha, kung Trent plus the Shrek yung magkasama. Kasi kaya nila maharas dito itong Sinaga Siren. Okay. Top naman. Ito. May kill potential to kung may kasamang Tiny. Pero more or less, hindi nila kaya patayin. Void plus Grimmsroar kung magtitipid dito yung Grimmsroar sa top lane. Hindi nila kaya talaga patayin yung Timber. So, mapapahirapan sila dito sa top. Dahil, more or pressure talaga yan eh. Hmm, tamang tago na nga lang din yung faces. So, bibigay na lang nila yan, no? Hmm. Pero dito, mukhang nagkakaasiman agad. Pero grabe, pwede tamang nila ma-secure ba? Tatlong bounty runes kung hindi iko-contest sa top lane, tas dalawa sa bottom lane, masisecure dito ng Steel Wolves. Pero ang hirap din kasi, dahil Deathrock, Grimmsroar plus Rain Protector sa baba. Naman talang ito si Momo, oh, si Grimmsroar. Ay, nakita siya na mag-drop ng ano ah, ng skill agad na ito, itong oh, nag-stroke siren. No? Nag-stroke siya eh, no? Nakita. Yes, Sinaga Siren yung ay. Mirror image. Lang. Ano ko 'to? Pero mukhang tama ka nga, Shola. Mukhang tatlo ata makukuha dito. So, eh na, dalawa. Ah, okay. So, sakto lang, sakto lang. Tatlo. Muntik na. Tatlo. Ay, ano ba 'yun? Pero okay ka lang ba, Boss Pillage? Mukhang natutulala ito. Hindi kasi, ano, yung nasanay ako na, ano, ito yung scoreboard. Oo, oh, okay. Nagulat ako lumalabas yung console. Kaya, oo nga. Sabi, ito na yung escape ata. Hindi. Dapat ito eh. Diba? Baka pinalitan. Pinalitan. Mamaya na lang, mamaya. Ayusin natin yan. Venomancer and Lina. Maganda so, naman yan. Dito kasi, kung yung tiny position 4, pwede nila talaga na mapatay. May possibility sila na mapatay yung mid lane agad. Mm-hmm. Ito ha, napakaagang rush ang ginagawa nila dito. Kumukonnect yung Split Earth tsaka yung Inks. Well, tuloy yung Stroke of Fate. Mapapahirapan sila dyan. Ang maganda naman dito, magkakatapatan sa bottom lane, lalamang yung Lashrock, pati yung Grimmsroar dito. Sa top lane naman, lalamang yung Timber. So pantay lang na pares lang nila mapapahirapan dito yung dalawang core. Mm-hmm. Pero sa mid lane naman, lalamang din dito yung Lina. Pero ito, ang ganda ng pasok ni Hiba dito, Tinos. And first blood nga yan, Insan will be taking down. Sino to? Si Nay, yung Venomancer natin. Naging na-failed naman yung pag-gunk dito ni Hero. Kahit na nagantay siya doon na matagal, napatay naman nila dito yung Venomancer. Plus, wala din kasi yung vision yung Venomancer dahil nandito sa may malapit sa courier that mag-i-snipe siya. Pero ito ha, baka, teka lang, mukhang mahirapan dito. Mamamatay ata dito yung Timber. So, oh, nagkamali siya ng time walk dito. And I think one more right click, pero nandito na si Hero. Hindi nga lang sakto ang dating niya. Baka siya pa mga biktima rito. Ayun, ha? Ginawa din nila na tinap nila yung Trend Protector para mapahirapan yung Timber. So, pero medyo naubusan na na-consumable yung Timber. So. Oo, yun lang, no? Pero maya-maya yan siguro pag nagkaroon ng malaki-laking reactive armor stocks. Pero teka lang, ito naman. Ang, again, ang Steel Wolves. Tamang ba na sila? Pero teka lang, meron na naman. Oo, may namatay na naman dito. Yes. Top lane, hindi natin masyado na napansin. Nakatutok tayo dun sa baba. Pero regeneration nandito sa baba, ah. Pwede makuha yan ng Lashrock or ng Grimmsroar. Naantay ko yung Venomancer, eh. Parang hindi kasi, gusto ko kasing malaman kung worth it yung pick ng Venomancer. Ewan ko, ah. Yun yung inaabangan ko dito. Ayun naman. Maganda naman. Kasi pag nag-Chronosphere dito, may pang-combo sila. Mm-hmm. Makakapag-Nova agad dito yung Venomancer. Pero, mahirapan lang talaga siya sa mid lane. Kasi Lina yan eh. May spam man talaga siya ng Lina. Lalo na, yung Lina, pwedeng agad na ayan, no? Makaangat. Kasi nakagank din dito itong si Tiny. So, kaya nila patayin agad yung Venomancer. Unlike sa Steel Wolves, di ba? Wala silang hero na
pwede agad na makagalaw, like Tiny. Mm-hmm. Ayun, tama ka rin doon. At saka isang connect lang siguro ng LSA, tapos pwede na siyang bakbakin dito ng bakbakin yung, ano, yung line, no? Pwede na na i-connect yung LSA. Ay, yung LSA yung Dragon Slave. Mm-hmm. And then, ayan, katulad niyan, kakasabi lang natin, LSA will connect. Onting lapit pa. Kung nagkataon lang na, ayun, no? Kamutiga na. Kulang na lang ng isang right click yun, di ba? Kakasabi lang natin. Pero ito, wait, tama ba siya kay EWQ? EWQ, nakapag-ganon siya. Pop ng Arctic Burn. Tamang right click siya ngayon dito. Dalawa yung pagpipilian niya. Abot na abot. Splinter Blast will connect. Pero, hindi yun sapat para mapatay yung Grimstroke. Oo, pero meanwhile, sa top lane, napatay din yung Threat Protector. Na naman. Dahil naubos na rin dito yung mga puno eh. Sakto din kasi yung first kill dito ni Timber. So, kinakat niya na yung mga 3 line doon para hindi makapagtago yung etong Trent. So medyo lumiliit yung mundo ng Trent Protector lalo na doon sa lane niya pero napakagandang Splinter Blast noon. Pero ang tanong sinong makakauna? Yun lang. Uy, kumunek na naman pati yung Lightning Storm kumunek and that right click will kill this Winter Wyvern. Ang ating score nga po is 3-2 with 4 minutes into the game and a 1k gold lead para sa side ng Steel Wolves. Ang mahirap din kasi, Miraculum, sorry. Nagpo-focus din na mag-farm dito yung Naga Siren. Kahit na magharas na magharas dito yung Winter Wyvern. Maganda yun kasi natataboy niya. Pero papalit yun yung buhay niya. Kaya hindi nagiging worth it din. Ang pinakamasarap na leaning dito, itong Lina. Dahil maaga siya nakapag-bote. So maaga niya na-ispaman yung Venomancer. Plus ang ganda ng rotation ng Tiny. Mm. Lagi niyang nasi-secure yung mga ups para ma-secure din yung bottle dito ng Lina. Tama. At saka ito, yan, mayroon siyang salt. Ang dami niyang baon, no? Kasi alam niyang ispaman niya ng ispaman to, eh, no? Maganda kasi pag ganyan yung may item ka na clarity agad. Mm. Although, sulit din siya kahit na mag-spam ka dahil mas maangata mo siya sa level plus mas mabilis yung farm mo. Tama. Ako, gusto ko makita, ayun, makita ko doon. Oop, teka lang, bounty runes. So, dalawa lang naman. Kung marami-rami ng mana yun, level 6 na yun, isang connect ng LSA doon, pag yun na, biglang Laguna, wasakang panganon. Pero, oy, tumama yung Inkswell dito. Sakit. Kay, ano ko po na, pakasakit ang tama kay Winter Wyvern. Pati yung Diabolic Edict sa kanya lumapit, pero tingnan natin kung may kasunod pa. Humahabol, napakabilis ng movement speed, lightning storm para bumagal. Kumunek pa yung Split Earth, and that Stroke of Fate will kill. Again, this Winter Wyvern. Yes, wala na rin talaga kasi magagawa dito yung, ano eh, Naga Siren. Mm-hmm. Kung totosin, kung ininet niya lang, pero mid lane muna. To mid lane, ha? Hindi siya, level 5 pa lang siya, hindi siya makakonek kasi pag, ayan na, kakasabi lang. Op! Sakto ka! Antagal! Wala pa lang mana. Yun lang, medyo kinapos ng very, very slight. Pero nandito na rin yung Trend Protector. Pero titipihan lang sa muka. And save pa nga. And hero, nandito rin siya. Yun, saktong-sakto ang kanyang tos. Wasak ang hahas. Oo, ayun na nga. Tsaka yung flex dito, flex ng Lina, nakapag-TP siya agad. Mm-hmm. Dahil ang hirap din kasi niyan eh. Hindi ganun ka-stable yung pag-stun dito ng... Wala silang stable na stun. Venomancer plus Treant, puro slow lang. Mm, pero ito, nagkatagpo na naman sila sa kanila. Ang tagpuan, mamamatay ba yung Dreamstroke? And yes, mamamatay nga siya. And right now, Hero with the dominating streak. Grabe yun. Grabe yung rotation ni Hero, no? Ang taas ng percentage ng ano niya. Parang nag-level 2 lang ata siya. Kasi nag-level 1 toss siya, eh, di ba? Yung first blood nila kanina. Yes, ayun na nasulit talaga pag lane ka din yung mid lane mo. Kasi mabilis din nila talaga mapapatay. Easy, dalawang stun agad yung mabibigay niya pero mid lane. Ito ha, tumama na naman yung slow dito. Mm. Pareho silang mababa ang buhay. Pero itong si Lina, walang kakaba-kaba eh. Oh. Yes. Hindi, sige, trabaho lang ako sir. No? Tsaka kaya niyang patayin agad yung snake dito ng Venomancer. Oo, yun din. No? Ano ba yan? Ahas? Uhod? Tingin ko ahas dyan. Ahas yata yan eh. Ahas. Tingin ko ahas yan eh. Dami mang ganito ha. Mukhang galing din sa team building to. Kaso mukhang gimaras yung pinanggalingan. Tingin natin. Ayun na, naging... Pag nagtuloy-tuloy yung snowball dito ng Lina, mas maganda. Kasi pwede siya agad na makapag-rotate. Mas maaga sila makakuha ng tower. Kasi siya lang din yung aasa na mag-tower push. Kumbaga. Yung Naga Siren, hindi pa agad na makapag-online yan. Kailangan niya pa na madami item. Tama. Pero ito, takpo, wala. Yung Faceless Void, napilitan na nga siyang mag-ano dito, ha? Hindi niya talaga kaya tapatan yan. Yung Timber Solala, pag iniwan na siya ng support. Kasi mapapressure siya eh. Kahit na mag-hit siya, nagkupatong lang yung
armor dito ng Timberso. So, wala. Lalong sasakit. Tsaka kaya siya napatayin niya pagkaroon ng level 6 dito ng Timberso. Mapapahirapan siya. Sa pag-dep naman dito ng Miraculum, kaya naman dahil may Winter Vibrant sila at saka Lina. Ito na naman. Pero ito na naman. Ito na naman yung combo. Avalanche Toss, tinabi pa. Okay. Pero hindi pa tumama yung LSA, ha? Pero hindi na kailangan yun. Laguna Blade lang, sapat na. Oo, ayun din na maganda kasi. Plus, dalawang hero lang sila. Plus, mga hero na mabilis makapag-map control. At ito pa, mayroon pang Haze Rune, ha? Hindi nakita ni Trent Protector yun. Hindi niya, ay hindi, napansin. Hindi nga napansin. Ayan, gagawin lang ng Timbers yung mag-pressure lang talaga sa top lane. Plus, mapaforce dito yung Steel Wolves na mag-react. Mm-hmm. Kung mag-react sila na mag-react, mahihirapan sila sa teamfight kasi minus one agad sila eh. Tama ka dyan. Pero tignan natin, yung Timbers yung sapap talaga ng buhay niya dun sa taas, no? Kinakailangan pa nila na mag-buff ng ultimate bago sila mapatay nila yung Timbers. Mm-hmm. Pero ito ha, nakita nila yung Dragon Sleep. Alam nila na may Lina dito. Nandito na yung Grimstroke. Meron na nga Inkswell. Tumama ang kanyang batok. Op, may stun siya. Pero nandito rin si Nay. Tatlo na yan. Tingnan natin kung mapapatay na nila to. And finally, Lina will go down. Buti na lang, walang kasamang streak yun. Hindi niya rin talaga na inasahan na doon agad yung tatlo. Mm-hmm. Yun lang, medyo na-delay yung Phantom. Hindi na silence yun. Kung ako, sayang yun. Kung na-silence yun, pwede nilang ma-burst sana yun. Yes, mas maganda siguro gawin ng Lina. Sa baba siguro siya nag-transition. Kasi pag nag-up pa siya sa taas, pupuntahan talaga. Kasi yung pressure na binibigay niya ng Timbers sa top, tuloy-tuloy. Kung magpa-plus one sila sa top, mas pupuntahan sila ng hero. Eh kung sa baba, magre-react yung hero dun sa top lane. Mm-hmm. Plus sa baba, may maiiwan na isa. Pwede nila i-pressure yung baba. Tama. Pero di pa rin nila, napatay na ba nila ito? Parang hindi pa nga nila napatay ito. Mamaya na yan. Bottom lane. Yan. Okay. Kailangan na mag-ready dito ng Steel Wolves na mag-dep. Dahil may possibilities na mag-push dito. Ito, Miraculum sa baba. Ganda, ako, gagandaan talaga ako sa rotation hero. Ito na nga, Splinter Blast nag-connect. Yung Avalanche Toss na lang ang kailangan. And hero with a mega kill streak. Kanina ko pa sinasabi yan. Napakaganda nga ng rotations niya. Every time na may rotation siya, sure kill, no? Mm-hmm. Which is yung talagang trabaho ng isang position 4 yan. Alam niyo si Ole, position 4 yan eh. Bottom lane, pwede na nila dito makuha kasi hindi na mag-dep dito itong Steel Wolves. If ever nila kung mag-dep yung Void, pero nakita na nila sa mid lane eh, doon na mag-perform yun. So dapat ma-pressure nila dito yung baba para pwede na sila ditong umangat sa tri-camp ng Steel Wolves. Mm-hmm. Bigay na. Guys, hindi ako makatingin-tingin masyado ngayon sa chat, ha? Kaya si Shola Tonghay na ang bahala sa inyo. Siyempre, bago niya kayo i-shoutout, follow niyo muna yung page niya, di ba? Shola Tonghay, di ba? Siya muna ang bahala dyan dahil akong nag-oobs ngayon, baka magalit na naman kayo sa akin. Pero kailangan dito ng vision ng Miraculum kasi yung Threat Protector dito mabobosit sila. Ganda rin ng warding sana. Kaso hindi nila napapakinabangan eh dahil sila ang napipitas. Pero eto, mukhang may mapipitas na silence nga dito yung Winter Wyvern. Pero walang follow-up. Hindi nakapasok agad yung Trent Protector. Siyempre kasi nag-aalin lang siya na mag-indon. Dalawang sanaga na mapoprovide. Plus ang ganda ng pagtanim ng detection tsaka yung vision doon. Ang layo. Mas nauna nila na na-deward yung sentry dito ng Steel Wolves. And dito, level 6 na rin, ha? Ayan na maganda dito sa Timbers. So, kaya niya na ma-pressure isang lane. Plus, kung magre-react nga yung hero dito ng Steel Wolves, pwedeng kumumit ng teamfight etong Miraculum kasi kulang. Mm-hmm. Ang maano lang dito, wala, hindi nagagamit yun lang. Teka lang, nagkaroon na naman pala ng bakbakan dito. Hero, after niya makil, na-silent siya dito at mukhang mamimigay siya ng isang streak. And there you go, hero will be taken down by this Grimstroke. Susunod pa ata itong Winter Wyvern. Ayun nga, ang kakasabi ko lang, pero hindi sapat yung Stroke of Fate para mamatay siya. Ayun na nga din. Pero kasi masyadong nakumangat din yung Tiny. Dahil ang ganda rin ng vision dito ng Steel Wolves. Kaya nasipat agad siya na wala siyang kasama. Kasama, kaya ginaw siya kaya dito nag-o, ng no? Steel Wolves. Mm-hmm. Buti na lang, nakikita pa rin ni Sho Leon. Guys, sorry, tutok na tutok tayo. Hindi, ano ha, para level 6 na to, pwede. Actually, lalakas ang team fight nila rito. Kaso hirap pa rin, no? Hirap pa rin eh. Pag pinatay niya, makukomit mo yung mga ultimate nyo. Kung Chrono Spear, Overgrowth, ikukomit nyo lahat para mapatay yung... Speaking of Overgrowth, nakomit na nga pati yung Poison Nova and pati Chrono Spear para lang sa isang Team Verso. At yung buhay ng Team Verso, muntik pa kung nagkataon niya. Antay nila yung chain eh, bago sila magano ng stunt. And almost apat sila.
para lang mapatay yun, no? For that extra 241 gold. Walang ano yun eh. Ayun nga. Walang streak, no? Yes, ang maganda pa doon. Dahil down yung ultimate dito, hindi naman ganun kabilis na mag-up dito yung cooldown ng mga ultimate nila. Pwedeng masulit dito ng Miraculum. Yung chance na walang Chrono Spear, walang Overgrowth, walang ano, Nova, di ba? Oo, 140 yung ano, ito. Oh, 140 Chrono, 160 ata to, di ba na ano nerf to? O 140 rin. Yung Trent, 80 o 100. Kailangan mag-ingat lang dito ni Lina. Pero dahil ma-pressure nila isang lane dito para masulit yung pagpatay kay Timberso. Mm-hmm. Pero Timberso, basically, hindi mabuhay. Ganun din eh, no? Parang wala nangyari, no? Talagang tatangkihin lang nung ano na, sige, okay lang, o mag-isa ako dito, kung hindi nyo ako, ano, kung hindi nyo ako dadayuhin, di ba? Bala kayo. Ayun nga, denayo siya, apat pa yung nakomit na, no, no, na ultimates doon. Or tatlo. Pero ito, mukhang maghahanap dito ang gulo, sayang. Kung nag-connect yung LSA, no? Maganda pa dyan, pwede sila mag-early na gem para dito sa Trent. Hindi na gano'n nakakabilis na nakakaboset, plus hindi nakakapag-provide na magandang vision para sa stable. Mm. Kasi kung magsama-sama na lang dito, pwede sila mag-gem kapag may item na yung Naga Siren. Para kung magsama-sama sila, easy lang na mapapatay nila yung etong Trent Protector pag umasim. Mm-hmm. Pero eto ha, ang dami na nag-connect dito. Nandito na rin yung Leshrac, pero nandun siya sa baba ng Avalanche. Ito na naman, pinag-inita na naman nila yung Makuna at parang yung tropa ko lang. Let's see. Oy! And there you go, Winter's Curse, saktong-sakto. Baka mamatay! Mamamatay ba? Hindi, buhay pa! Pero mababa na ang kanyang buhay. One more right click and Lina will be taking down this Leshrac. Pero nahil pa nga. Tama ka dyan. Pero yun, nasa na yung baseless Void? Bigla ka nag-time boxer. Baby Winter Wyvern na tamang siya. Pahing nang babox out dito. Pero nalason siya. Tingnan natin kung magiging kulay green na dragon ka. Ang hirap din kasi, yeah. Kailangan na mag-back talaga ni Void kasi wala siyang gagawin. Pwede siya ma-focus, pero wait. Pero ito ha, sakto sana yung pasok ng Timberso, pero may overgrowth dito. Pati yung Poison Nova, kinonek na rin, pero napakasakit talaga ng Whirling Death. Literal na death ang aabutin mo, pero ito, nastan ang time lock. Hinahabol nila ngayon to. Sleep! Timberso, pero napakanta pa nga, Ate Moridge. Kailangan nila mag-TP kasi kulang sila talaga sa burst. Mm-hmm. Na-reset bigla ang team fight at yun lang, walang na, no? Wala pa silang napatay dito. Oo, wala din kasi Lina dun eh, plus yung Tiny na dying. Kailangan pa nila na makapag-regen bago sila makapasok ulit sa team fight dito. Plus, yung, ang ganda sa lang ginagawa din ng Timberso, pumapasok na lang pumapasok, pero ang problema, kinukulang sila ng follow-up dahil high grounds doon, ang ganda rin na vision ng Steel Wolves, kaya wala din sila mapatay. Na ma-micro sila dito ng Steel Wolves, kaya nakakapag-out or nakakapasok pa. Pero wait, nadali pa nga dito si George. Blink Dagger na ba dito yung Tiny? Item check muna tayo, item check tayo, mga sir. Pag Blink Dagger yan, gaya na lang napatay. Oo, Blink Dagger na. Pero ito ha, yung Naga Siren na kanina pa natin hindi masyado nagpaparamdam, nagparamdam lang para kumanta. Yes, kailangan diba? Niya lang muna talaga ng item para siya sumabak sa teamfight. Kasi kaya naman ng apat na hero dito ng Miraculum na may pagsabayan sa teamfight, lalo na hindi ganun sa... binigay winnet out na yung mga ultimate dito ng Steel Wolves. Pero ayun na, may off-camp kill tayo dun ha. Si ano? Lina. Si Lina napatay nung... or Grimstroke napatay niya si Lina. Ayun, speaking of, sabihin ko pala sana hindi pa sila nakaka-push. Pero finally, nakaka-push nga sila dito sa bottom lane. Pero may atos na dito itong Venomancer. So pwede na sila na makakuha din ng opening na kill dito. Pero kailangan talaga ma-pressure ng Miraculum pati dito yung bottom lane eh. Lina siguro kailangan niya focus yung mga wards para hindi ganun kabosit sa Tiny tsaka sa Timberso. Kasi hindi makatalo na maayos din yung Tiny kung hindi napapatay yung wards dito ng Venomancer. Ng Venomancer, no? Pero ito, mukhang nagkakasukatan yung dalawang, ano, ha? Dalawang barangay. Smoke play. Coming in for the side. Pwede yan, kasi meron silang Chrono Spear plus Overgrowth. So, yes. Wala lang silang Nova na pang-finish. Pero masakit na rin kasi Leshrac dito. Rapper on play. Ito, makakasalubong nila yung Tiny na Silence. Lahat binigay, pati Split Earth and Tiny will go down. Ngayon, susunod ba dito? Sino? Yung Timberso na lang. Na Silence na naman. O Chrono Spear ba? Pero masyado silang malalapit. Yun nga lang, kakasabi lang ni Shola, the Winter Curse is doing it. Mukhang makakabak pa nga dito yung Timberso. Mamamatay ba? Yes, he will. And eto, yung Winter Wyvern, nag-TP na lang. So, kahit yun nga sinasabi natin, maganda yung ikot. Pero, nakabatay pa dito si ano, Winter Wyvern, napatay niya pa dito yung Trend Protector. Kasi after giving, Sulit din nila yung key item dito na Atos.
Plus yung besen, meron na rin. Kaya nalalambot na rin dito yung Timbers. So, mm-hmm. So aasahan na lang nila dito pag late game yung Naga-Siren. Parang sila yung apat na hero dito ng Miraculum. Sila yung nag-intro para mabigyan ng maganda space yung Naga-Siren. Mm-hmm. Give up nung ano. Kanina na yung medyo nahihirapan sa lagay yung ano eh, no, yung Steel Wolves. Pero ito, kahit papano, ha, nakakasabay na sila. Tingnan natin, hindi kumunik. Nadaan sa, ano, nadaan sa crossover. Sidestep, oo. Oh. Nadaan sa crossover, pero hindi ko may angat yung paa ko sa sakit. Saglit lang. Top lane dito, gusto nila patayin yung Void. Mm-hmm. Ito, ang daming ping na nangyari dito. Ayan na, Void, nagamit ang kanyang time walk, pero nandito na ang responde ng kanyang mga kakampi. Let's see, ito na. Uy, Soulbind. Pero yun, sa ako. Yun lang. Napakanta pa nga dito si Tita Reg. Tingnan natin kung may mahahagip. Oops, walang may ista na yun lang! Sako. Medyo na delay, no? Maaga din kasi nag-out yung Naga-Siren doon. Pero sabay sila mag-TP nung ano, nung Lina. Pero nauna lang yung Naga-Siren. Pero kung nagkataon yun, pwede siya mapatay kung mabot. Yung Naga-Siren ngayon, ano lang eh, no? Tamang ano lang siya, tawag dito, farm, continuous farming. Kasi wala siya gagawin sa teamfight, kundi yung... Ayun lang, nagkasalubong sila dito. Tinadhana ata talaga silang dalawa pagkabigay ng Laguna Blade. Tamang right click lang. And Nay will go down. Ako po, makamatay din dito, hindi na. Yun nga lang, tama ka dyan. Na-silent siya. Ano ba to? Besel na ba to? Uy, yun lang. Kinumit dito yung Chronosphere. Tingnan natin, inaanan dito rin yung Winter's Curse. Pumasok dito yung, ano, yung Team Verso. Medyo nag-give siya dun sa may Chrono, pero mamamatay dito yung Grimstroke. Ngayon, ang tanong, kaya ba ng Faceless Boy dyan? May item na yan. Napakasakit, Kuya Eddie. Tinamaan ng isa, dalawa. And there you go, yung Winter's Curse. Finally, para lang makancel ang kanyang pagkamatay. Wala pa ata siyang TP. Ang tagal naman ng TP niya, baka mag-time lock. Ang tagal ng TP nung Winter Wyvern. Pero well played pa rin sa kanya. Hindi niya muna agad ginamit yung ano, no? Winter's Curse. No? Pero namatay din kasi hindi na doon. Sayang, mabubuhay siya dahil naka-Cold Embrace. Pero kasi na-Inkswell siya. Kaya pumutok yung Inkswell, namatay din yung Lina. Ama ka dyan. Naku. Wala din sila magandang vision doon. Ito lang eh. Oh, hindi, sa kalaban. Sa kalaban to eh. Wala sila dito. Isa lang, yung sentry lang kung saan siya nag-TP, no? Yes. Pero maganda naman ginagawa dito ng Steel Wolves. Paisa-isa yung ultimate nila. So, kung go-go dito yung Miraculum, pwede rin din nila mapatay. Kasi up yung Nova nila, kahit wala ang Chronosphere, kung mamaya, down yung Chronosphere, ay up yung Chronosphere, walang Nova, parang ganun. Nababalance lang din. Yes. Hindi ka tulad nung kanina, no? Nung, siguro mga nung early game. Yung early game kasi, diba, katulad nga na napansin natin, apat sila halos na nag-commit ng kanilang mga ulti para lang sa isang hero. Pero sulit kasi, hindi yung nakakuha ng objective yung Miraculum ko yung namatay yung Timbers. So, napatay nila yung Timbers, pero hindi na pressure din ng Miraculum na makapush kahit sa bottom lane. Pero dito sa baba. Ito na, magsisimula na sila na Lason. Overgrowth natin, binigay. Overgrowth binigay. Nandito na rin, nag-TTP na rin yung Leshrac. Pero yun lang, walang makakapitan dito yung Timbers. So, at Poison Nova, mahagip siya, pero hanggang saan nang? Yung gando na lang ba yun? Nahagip siya ng Stroke of Fate. Patay ang Lina dito. Si Hero, may hawak na lapis. Sige, hindi yan si Dayanara, hindi yan sasaksakin. Tamang hataw lang siya dun sa Phantom. Let's see. Hop, bumalik na. Pero... Naiwan dito yung Leshrac, ha? Baka sumunod pa ba sila? Hindi na. Nakapag-out na eh. Kasi mahirap din na nakapag-Nova dito itong Venomancer. So, kailangan na makapag-build ng fight talaga na itong Timbers. So, para kaya nila sa team fight kahit papano. Plus, sustain lang din. Kahit na may Cold Embrace, kukulangin pa rin eh. Pero, si Naga-Siren, kita naman napakayaman. Once na mag-online niya, mahirapan sila. Yun nga yung point ko kanina na... Gagawin ng Naga-Siren, makikisali lang siya sa gulo, i-reset niya lang yung teamfight. That's it. Tapos, back na tayong lahat, balik siya sa farming. Ayan, kita naman natin, no? Tatlong right band, Diffu, Manta, tapos si, ito si Lina with the Aether Lens and, ano, Yules. Pero may pipe na rin dito si Rishan. Ayan, kahit pa paano, ito, meron na, tama ka dyan. And Dagger and Force Tap. Maganda rin yung binil nila dito mga Yules para din sa Atos, o tsaka sa Overgrowth. Force Tap din, maganda. Yaman na rin ng Gravestroke dito eh, no? Pero, oy, Void! Pero, teka lang, yung Void! Uy, buti na lang nakapag-time walk pa! Wala akong damage, bahala kayo dyan. And then, sa 3-man chrono, mapapatay ata dito yung Winter Wyvern, nauurong pa! Akala mo talaga, tingnan mo siya, oh. Sige, kaya mo yan. Hero, nakapag-force up out. Bye yung Team Verso, dalawang beses lumipad. Pero, magbaback na nga sila dito. Alam nilang, tama na yun. Oo, mahirap din kasi nag-commit ng buyback dito itong Winter Wyvern. Mm-hmm. Tapos mare-reset sila, pero wait. Yung Faceless Void naman. Buti nila nakapag-time walk siya dun sa may taas.
hindi nila mahabol yun. Dito na lang tayo sa Tommy. Pero Hero, dalawa ang nahagip ng Avalanche. Oh, Rod of Atos will be used. Tingnan natin, Split Earth, hindi yan magkoconnect. Pero the Chakra, ang sakit ng Chakra dito. Dito naman, nakapag-soulbind. Sige, hot-out. Tinamaan nga yung Inkswell. Wala yung Chronos Beam. Pumasok pa rin sila. Mababa ang buhay ng Winter Wyvern. Mamamatay ba yan? Kaya ata yan. Doon sa tick lang ng Bessel. Pero nandito na nga si Tita Reg. Kumanta ng very, very slide. At napakagandang overgo nun. Laguna Blade na ibigay na rin doon sa Grimmsnock. Pero hindi pa rin. Wala pa rin tayong namamatay dito, mga sir. Yun, meron na. Yung unang bumigay dito is yung Tiny. Sumunod yung Grimmsnock. Pati yung Winter Wyvern. Yung Leshrac. Onting-onti na lang. Mamamatay ka dyan pag nag-whirling deck yan. Naku po, sir. Pero tingnan natin yung Timber. So, ayun na. Mamamatay din siya. And that's a double kill. Para dun sa Faceless Void. Last dive up pa eh, itong si Winter Wyvern. Ito, Winter. Nakita din kasi na pumasok ah. Plus, hindi napapansin yung mga snake dito ng Venomancer. Kaya hindi maka-out or ano magandang pasok dito. Makalakad na maayos yung Tiny. Mm-hmm. Plus, yung etong Timber, so kahit na makuna siya, nababesel lang na nababesel. Hindi rin nakapag-pop na Winter's Curse kasi dying na rin yung Winter Wyvern doon. Pero wait, eto na. Pero eto na, meron na naman. Nalambat dito. Ang napakakatina pala noon, no? Alam natin, kakasabi ko lang kanina, meron na yung Diffusal Blade and Manta. Pero hindi ko in-expect na gagawin yung ano yun. Gagawin yung napakalambot na karne yung ano, yung Trend Protector. Pero kahit pa paano nakakuha naman sila ng objective sa taas. Plus, hindi rin naman napatay yung Naga Siren nun. Kaya medyo sulit din yung pagkapatay ng tatlo. Dahil space lang din yun para kay Naga Siren. Yes, kailangan talaga ng ano, ng ma-burst. Kung papasok yung Tiny, plus one dito ni Lina para ganun kabilis lang na ma-burst sila gamit yung Laguna din. Patay agad. Kahit dito itong Venomancer. Kasi wala pang BKB yung Venomancer din. Mm-hmm. Pero ito ha, 3 months mo coming for the side of Miraculum. Let's see, sino bang pipitasin nila dito? Sino gagawin nilang bunga? Yung puno ba? At ako. Yun lang nagkamali. Yung Tiny ha, una dito. So alam na nila ngayon kung nasan. Pero hindi pa rin sila nag-go. Dito na lang tayo sa kabila. Chronosphere na i-commit. Pero siya pa ang namatay. Ito, magkakasalubong na sila. Let's see. Grimmsnock. Uy, napakaganda naman nun. Chakra will connect. And bababa kanyang HP. Mamatay ba? Yes, he will. Ngayon, hahabol ba itong napakalakas na Naga Siren? Let's see. Na net, na Chakram, Venomancer. Yun lang, bumabad siya doon. Pero tumama yung kanyang Nova. Pero yun lang siya. Tinamaan siya ng Lintek. Pero nandito na. Winter's Curse. Hop! Aman delay lang. Let's see. Trend Protector. Binabaran siya doon ng Chakram. Puno na nga sinisira. Pati si Ugat Puno patay. Pero overgrowth. Kinumit sa dalawa para lang makatakbo siya pero parang hindi sapat yon. Hinahabol pa rin siya dito nung Timberso at oops, buti nga nakapagpo. Pag siya pa mamamatay. Mamamatay pa dito yung Winter Wyvern pero hindi. Nandito si Hero, nagblink. With that avalanche, tingnan natin mamamatay ba siya? Yes, naging uling dito yung puno. Oo, ang hirap din kasi plus wala din yung void. Kaya nagtuloy-tuloy dito itong Miraculum na gumuho ng teamfight. Plus nag-i-snowball na rin kasi pa-late game na eh. Nag-i-snowball na rin dito itong Naga Siren. Ang sakit na ng damage dyan plus yung defusal. Pag nakapitan ka ng net, wala kang magagawa kahit may grids pa dito itong Venomancer. No, yun lang. No, wala talaga. Wala kang option. Pag yun nga, katulad nung kanina, di ba? May na-net sila, may na-net sila tapos easy kill. Pero ito ha, Roshan. Sorry. Pwede sila mag-Roshan yun. Agad na transition agad nila yung teamfight nun through Roshan. So maganda yan. Pwede sila mag-mid lane dito dahil down pa yung Chronosphere, pati yung Nova dito ni Venomancer. Mm-hmm. Natin to ha, walang magko-commit ha, pero yun lang. Namatay pa dito si ano ha. Namatay dito yung Winter Wyvern, walang buyback yan. Pero ito, pumasok sila dito, tinamaan ng Laguna Blade. Yung Faceless Void, pero napakasakit, Diyos ko Lord! Ano nangyari doon yung Faceless Void? Yes. Faceless Void will go down. May Aegis yan ha, kaya matapang. Matapang to, may Aegis din natin. Sino susunod? Oh, taman lipad lang, ikot-ikot lang, kala mo talaga ha. Patay yan. Dahil naka-defusal yan eh. Oo, may net. Defusal. Kahit hindi na nga mag-mantel, may kalalagyan talaga yan. And the Hahas will go down. At apat na nga ang patay dito. Oo, wala na rin silaga pa. Pagiging kay Naga Siren eh. Kasi ang ganda rin ng space na binigay ng Miraculum para kay Naga Siren na makuha niya yung key item niya. Kahit na namamatay sila nauna. Pero kaya mo naman nag-fade out naman yung ano nila, sacrifice nila ng early game. Naku po. Lusaw yung boy din na. Lusaw no? Na net siya. Pagpasok niya dun mismo sa ano, no? Pagpasok niya mismo sa rush pit, nung time walk niya, nakaabang yung Naga Siren, may net, binakbak siya agad. Kahit illusion niya, kahit wala nga ata itong original, eh, no? Walang buyback yung dalawang core. So, pwede nila mamega dito. Plus, makuha nila yung top lane tower. Kasi may Aegis pa, may Heart of Taras na rin dito yung Naga Siren. Plus, going for, ano na,
Skadi, Skadi. And malapit na sa pangarap yung Skadi niya. Lapit-lapit na yan. Pero ito, tingnan natin kung paano i-defend ng Steel Wolves. So, Overgrowth binigay dito kay Timber. So, tingnan natin kung mawawasak ang Metal. Pero hindi. Yung Grimstroke. Nakubo. Malapit ka na, sir. Tingnan natin. Inaabangan ko. Sige, mamaya ko na naabangan. Pero yung Naga Siren, ha? Pero may Aegis yan. Laguna Blade binigay dun sa puno. Pero hindi pa rin mapuputol yun. Bawal illegal laging dito, ha? Pero yun na, kakasabi lang natin. Yung Naga Siren, nahagip pa siya nung Nova, pero nandun siya sa loob ng Chronosphere. Nakupo, that Cold Embrace, nasusustain pa, pero namatay dito. Yung Trend Protector, na-stun, antagal, and there you go, Winter's Curse will be committed. So, yung Winter Viper, na nakupo, dun lang, napatay nga nung Team Verso dito, si Eleshrak. Tamang so, kanta na lang si Tita Ridge. Yung Lason, yung Lason. Patay pa rin, patay pa rin. Patay pa rin, patay pa rin. Hirap din kasi nag-overextend sila doon. Although maganda naman, nakakuha sila ng set of rocks plus yung tower din. Objective naman, no? Objective. Pero gusto lang din nila na ma-secure na yung kill dito. Kasi once na matay yun, wala silang buyback. So pwede sila agad na mag-resist sa top. Pero may up na rin kasi yung Chronosphere, kaya na-hold sila ng bahagya doon, yung Naga Siren. Pero more or less, wala naman na patay. Winter Wyvern lang. So pwede sila mag-resist agad. Bottom lane, and shrine pwede na makuha. Sinecheck ko yung talent. Slow lang yung nakita ko. Uy, medyo makatiyan, ha? May katiyan. Pero kung magloko dyan. Kailangan din dito ng ano, kung kaya nyo na makakombo. Aghanim's maganda. Or Yul's maganda. Para kay Tiny. Para kay Tiny, no? Pero shoutout muna dyan kay Gary Boy. Ayan, sa mga nagpapashoutout. Hello sa inyo. The one-man profile pick, sabi din. Paano yun? Pero eto, ha? Uy, delikado na naman dito yung Leshrac, ha? Ako, kung nahagip ka dito, wawasakin ng Timberso yung metal mo. Meron na bang aganim si Tito si Lina? Lina, Lena. Oo, going, going. Yan. Kasi meron na BKB dito si Boyd dito para makalusot, no? Ito, nagkakaambaan yun lang. Nahagip siya ng puno. Kailangan na mag-kills dito. Yari na naman dito yung Grimstroke. Nahagip nga ng Dragon's Life. Laguna Blade will be committed. Pero Guardian Graves, binigay na rin. Naku po, maganda sana yung pasok ng Void. Ang tagal. Yung Chrono, meron ba yan? Wala. Nanjojok lang yan. Pero BKB has been used. Tingnan natin kung mapapatay niyo yung Lina. Finally, isang click na lang yung buhay pa. Buhay pa at nakatakbo pa nga. Napag din kasi. Pero oy, Cold Embrace. Cold Embrace ngayon to sustain. Pero nandito na si Tita Reg. Kakanta ba? Hindi. Nagnet lang. Yari ka. Yari ka dyan, sir. Ang daming stun yan. Buti na lang hindi ka nahagi. Pero nandito na rin yung Grimstroke. Tamang Inkswell. Yun lang. Mamamatay yung Lina. And that's a very good kill. Pero yung Winter's Curse. Mamamatay ba? Mamamatay. Hindi na. Joke lang. Pero finally, there is a Chronosphere. Tingnan natin. Mapipitas kaya? Hindi pa rin. Sapat. Yun. Finally, Grimstroke will go down. Doon naman yun. Kakampi. Ang namatay. Hirapan sila patayin dito yung Naga Ang Siren. Hirap na patayin ng Naga Siren. And kakantahan ka pa nga para makatulog ka. Tatlong natulog. Tamang reset ng teamfight. At kaya pa nilang ubusin to pag nagkataon. Nakapag-force up nga dito yung Leshrac. Lumipad yung Tiny. Let's see. Hop! Yung Naga Siren na babakbak. Naiwan dun sa likod. Kahit pa paano yun. Ang disable nila. Nahuli na naman. Mamamatay ba? Isang balik ng Chakram. And there you go. Pag ganun-ganun lang yung Team Verso, pero dominating streak na yun, madam. Oo. Kahit pa paano, kahit hindi nila pinapansin yung mga ahas dito ng Venomancer. Umahawal pa rin sila. Pero kung mas maganda yun, patayin dito ng mga mirror image, yung illusion. Yung mirror image dito ng Naga Siren, yung ahas, mas mapapadali na makagalaw dito etong si Tiny. Pero yung position din kasi kanina ng Lina, medyo alanganin. Alanganin, no? Medyo nasa mali. Ah, sa mali. Kung ano yun, pero kung nag-fade off yun, ang ganda nun. Oops! Yero, eto. Uy, grabe naman si Yero. Pagka-toss doon, binigay yung Venomancer sa kanya, mga kakampi. Patay. And yung burst, yung mga hahas, ha? Still doing it. Overgrowth. Pero nandun pala yung ano, si Ugat Puno with that overgrowth. Pero hindi yan sabat. And I think they will go down. Yes, he will. Wala pero, ba? Hoy, nasa na yung punong nanggugulo kanina? Eto sa'yo, mga graba. Pak. Tay, dito yung Trend Protector. May susunod ba? Sinong gusto sumunod? Asan yung Grimstroke? Wala. Ayaw wala. Na nila. May hirapan na sila. Nag-online na talaga dito yung Naga Siren. Yaman eh. Sobrang doble-doble. Kita mo naman, hindi mo mapapatay yan. May Heart of Taraska. Di sobrang kunat. Tapos may Manta pa siya. Grabe yung ginawa ng ano. Gusto ko yung ginawa ng Miraculum dito is talagang kailangan mo ng space. Sige, bigyan ka namin ng space. Oh. Ang pinakamaganda na space provider nila dito, ito talagang Timberso. Kasi siya yung nagpahirap dun sa carry, sa core ng Steel Wolves.
kung na-dominate niya agad yung top lane, so lagi lang nagre-react dito yung Steel Wolves dun sa top. So nang ginagawa dito ng Miraculum, sama-sama lang din dito yung tatlo. Sila kumukuha ng teamfight pagkulang yung Steel Wolves. Plus yung Naga Siren, kita mo naman, sa sobrang ingat ng Naga Siren, hanggang wala siyang item na siya sumasama. Mm-hmm. Kung sasama siya, pang reset lang yung kanyang ultimate. Kakantahan ka lang, no? Ginagawa para at least yung bagong kada punta niya, nasisave niya naman yung kampi niya dun sa teamfight. Nakakapag-reset. So, sulit din kahit nagpa-farm siya. Ang pinagpa-farman niya rin kasi yung malapit siya mag-connect. Kumbaga, mag-teamfight sa mid, nandun lang siya sa malapit sa Ancient, sa may mid or dun sa neutral creeps, malapit sa mid. So, malapit siya talaga na makapag-connect. Kaya, ang ganda rin ang ginagawa dito ng Naga Siren. Although, siya rin talaga asa pagdating ng late game. Well, hindi ka naman ipapahiya, di ba? Hindi ka naman pinahiya. Nakita mo naman, 9-0-10 with the 22.5k net worth. Kinakulang lang talaga dito yung Steel Wolves na pampatay para kay Timbers. So, kasi hindi na nagiging sulit yung vessel nila pagdating ng late game dahil ang dami ng sustain ng Timbers. Meron siyang pipe, meron siyang grips. Kaya nahihirapan na sila. Go lang ng go yung Timbers. So, pronta lang. Unlike sa Steel Wolves, wala sila pang pronta. Kumbaga, kung papasok yung void, kaya siya agad na ma-burst. May reactive armor, of course, yung stock pa ng reactive armor, di ba? So, sobrang nagpahirap talaga. Akala natin nung una yung Naga Siren kasi, di ba, hindi nagpaparamdam. Pero yun nga, nakita mo naman, bayad na bayad. Sa kabilang side naman, sa Steel Wolves, yung Venomancer pick, medyo okay, no? Nagamit ng maigi kasi nakakapatay naman yung gamit nga yung Poison Nova plus yung mga alagad nitong hahas, di ba? Kaso yung si Jorge, no? Si Faceless George, medyo hindi na gano'n, medyo kinapos lang, pero still well played pa rin yan para sa side ng Steel Wolves. Kulang din sila kasi sa disable. Yun pa, no? So, yun nga. So, game 1 is already concluded. Nag-good night na si Irene and Miraculum Gaming ang kukuha ng first game. Antay lang tayo ng lobby and then once the lobby is up, rekta agad tayo doon, pasok na tayo, okay? So, quick break muna kami. Again, kami ang inyong mga naging shoutcaster for this game. My name is Noreen. I am Sholo. At kami magbabalik para sa game 2 ng laban ng Miraculum Gaming and Steel Wolves Justice. Diyan lang kayo, mga sir. Walang aalis.